magbabalik loob sa Team Kuran Works. Yun, magandang araw mga kabakal. At welcome sa Kuran Works. Naalala ko pa si dati, nung baguhan lang ako sa welding, inutosan ako ng engineer ko na ipapaputol yung bakal. Nasa 25 mm yung rebar na puputulin. At ang pinapagamit sa akin, welding lang. So, chachamperin ko siya gamit ang welding rod sa kaming cutting outfit. Yun. Kaya ang gamit namin, welding lang. So ngayon, akala ko kasi, ganun lang siya kasimple. Lalo na pag nakatayo, yung kakatingin natin, yung bilog na bakal, di ba? Pag nakatayo, mahirap pala. Hindi pala ganun kasimple. Kaya ngayon, isishare ko rin sa inyo itong katanungan ni Amilito Dakila. Yun. Ang sabi niya kasi, Boss, paano magbutas gamit ang welding? Anong sikreto? Yun. Magbutas ka or magchamper ka, iisa ang sikreto niyan. Kung paano, ipapakita ko sa inyo dito. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Juanito Ribucas ng Carmen Bohol. Shoutout po sa inyo sa lahat mga taga Bohol, mga kababayan ako sa Bohol. Mag-ingat po niya kay Narabay dagang mga kuan, narabay dagang mga ningkalat nga rebuild ko no diha. Yun. At kay Joseph Marquez, Kawayan City, Isabela. At kay dati kong ano, boss, Remil Reyes ng Batangas. At balita ko, mag-i-sponsor daw to sa mga palaro natin. Ah, boss, asahan ko yung sponsor mo, boss, ha? BMBM lang. So, yun. At ngayon, so umpisa natin, ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, ano muna? Theory muna tayo. Ang gamit ating welding rod is 6013. Yan. Pero ang diameter niya is 332 or 2.0 mm. Yan. Ayan, 2.0. Tapos, pagka nag-champer tayo or nagbutas tayo ng bakal gamit ang welding rod, kung merong mas manipis na welding rod, yun ang gamitin nyo. Kasi, pag manipis ang welding rod natin, mas malakas ang kuryente ng welding natin. Pag malaki naman, mas pahina ng pahina. Palaki ng palaki yung welding rod natin, pahina ng pahina naman kuryente na dadaloy doon sa welding rod. Kaya kung mas maganda, kung may manipis na welding rod, ito, okay na to. Pero meron talaga mga champering rod. Tapos yung welding natin, ayan. Ayan, meron tayong welding dyan, ayan. Nasa 280 amperes lang yan. Tapos yung pinakapihitan niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 1 to 7 lang. So, ibig sabihin, pag sinagad natin sa number 7 yan, ibig sabihin, nasa 280 ampere siya. Kaya kailangan natin isagad sa kung ano yung amperahe niya, kasi hindi tayo makakabutas pagka mahina yung welding natin, mahina yung amperahe. Kaya isagad natin kung hanggang saan yung amperahe niya, at hindi lahat ng thickness ng bakal dito kayang butasin, dahil yung sa 280 amperes, hindi naman ganun kalakas yan. So siguro ang kaya niya nang butasin, mga 1/4 siguro, kaya niya pang butasin yun. Yan, tulad nito. Itong I-beam natin, 1/4 yan. Yan. Kaya niya pang butasin siguro yan. Pagdating dito, ito, makapal na to eh. Sa tingin ko, hindi niya na kayang butasin to. Kasi mahina lang yung welding natin. Ako sa inyo kung paano ang sikreto niyan. Eh ganito ang sikreto niyan. Pag nagbutas tayo, halimbawa, pag nag-welding tayo, may clearance tayo. Kung gaano kapagkapal yung welding rod natin, halimbawa, ito mm yan, 2.0. Ganon din ang clearance natin doon sa welding natin. Yan. Nasa 2mm lang din ang clearance natin pag nag-welding tayo. Yun, pag nag-welding tayo. Ano bang ibig sabihin ng welding? Pag nag-welding tayo, tutunawin natin yung magkabila ang bakal para pagdikitin. Yun ang purpose ng welding. Ngayon, ang gagawin natin, champer naman o kaya magbutas. Kaya ang gagawin natin, pag nag-spark na yung welding rod natin at makikita natin yung tinunaw natin na bakal at bumaga na ng husto, nagkukulay pula na siya na parang lugaw, itutulak na lang din natin mismo sa welding rod yan. Ganon. Itutulak natin para malaglag yung yung nalusaw niya, para nalaglag. Kasi pag magbubutas tayo, hindi naman tayo magbi-welding. Kailangan itulak natin para malaglag hanggang sa mabutas siya. So, ipapakita ko sa inyo. Okay.
Ayan oh. Ayan oh. Ayan, butas na natin. Oh. Ayan. Ayan. Ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Kailangan lang nating itulak yung pinaka yung nalusaw na, itutulak lang natin kasi pag hindi natin itulak 'yon, mapupuno lang na mapupuno 'yon, kakapal lang siya ng kakapal kasi may welding rod tayo. Kakapal lang siya ng kakapal. Hindi siya mabubutas. So, 'yon, ganun lang kadali ang magbutas. At 'yon nga, sinasabi ko na kanina, depende sa kapal. Kung magkapal na 'yan ang bakal, hindi na natin kaya siguro butasin 'yung sa welding natin. Kaya kailangan natin gamitin na So, at sana nakapagbigay na naman tayo ng bagong kaalaman ngayon at marami salamat sa pagkakalakay Amelito Nakila sa iyong request. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa baba at para magagawa natin ang pagkakalakay. Marami salamat. Till my shadow turns to sun rays and I